Naniniwala ba kayo guys na nag-i-exceed ang parallel universe? Na meron din ibang universe at meron ding kamukhang-kamukha ng Earth. Meron ding kamukhang-kamukha ng sarili mo. Yung tipong magkamukha-magkamukha kayo pero nasa magkaiba kayong universe. Meron mga ibang naniniwala, meron din namang mga hindi interesado sa ganyan. Pero meron ako nakitang kwento na kung saan pwedeng maging patunay, di lang natin sure, patunay na nag-i-exceed ang parallel universe. So what's up sa inyo guys and welcome sa aking channel. For this video ay pag-uusapan natin ang topic ang about sa parallel universe at specifically ang kwento ng The Man from Taured. Naririnig niyo ba ang kwento ng The Man from Taured? The reason why pwede ito maging example ng pagpapatunay na nag-i-exceed ang parallel universe ay dahil galing ang lalaking ito sa Taured. Kung saan wala naman lugar sa mundo ng Taured ang pangalan. There's no country na Taured. So para mabigyan ko na kayo at malaman nyo na ang storya ng The Man from Taured, ay be sure muna to subscribe to my channel, Kyle Corpuz, and hit the notification bell button para alert ka sa mga future ko pang upload. So ang storya ng The Man from Taured, so nagsimula ang storyang ito nung 1954, kung saan isang lalaki na parang businessman, kung titingnan, businessman na napunta sa isang Tokyo International Airport. So wala namang kahit anong strange dun sa lalaki na yon, na normal lang din, parang kamukha lang natin. And nung titingnan na ng security yung passport niya, ang nakalagay sa passport niya ay Taured. Saan kita na yung passport, nakarehistro siya sa bansang Taured, which hindi naman nag-exist. Kasi kahit tingnan mo naman sa mapa ng buong mundo, wala naman Taured na bansa or wala ka namang makikitang Taured. Pero ito ah, yung passport niya, talagang kamukhang-kamukha daw, normal naman yung passport niya. Kung ano din yung may mga seal doon, yung may mga parang authorized signature para mapatunayan legal daw talaga yung passport niya, hindi pineke. Talagang Taured ang nakalagay pero legal na legal kung paano yung pagkakagawa, ganun na ganun. So masasabi mo totoo talaga yung passport madala nung lalaki. Ang talagang nakakapagtaka lang daw or mali sa kanyang passport ay ang Taured, which hindi nga nag-i-exceed ang country na Taured. Kayo, narinig nyo na ba? Nakapunta na ba kayo sa Taured? So dahil nga hindi siya kumbaga pinapayagan dahil sa passport niya na Taured ang nakalagay, kumbaga parang hindi nagugustuhan ng lalaki, and sinasabi niya na ilang beses na siya nakapunta ng Japan at totoo naman yung ginagawa niya, wala namang legal yung passport niya at nag-i-exceed daw talaga yung bansang Taured. At meron din naman siya maipakitang license na legal na license pero ang nakapangalan nga ay Taured. So naguguluhan na daw yung mga officials sa airport and ayaw siyang panimalaan. So ang ginawa ay kumuha ng mapa para ituro ng lalaki kung saan yung bansang Taured. So nung kumuha na ng mapa ang mga officials, pinaturo na nila daw kung saan doon yung Taured. Ang tinuro niyang lugar ay yung gitna daw ng France and Spain, which is, tinignan ko ang pangalan ng bansa ay Andorra. So pati yung lalaki, nagtataka na rin kung bakit ganun yung pangalan ng bansa niya at Taured daw ang pangalan ng bansa niya, sabi niya. Since may napapakita naman talaga siyang mga legal na ebidensya at mga papeles na nanggaling talaga siya sa bansa na yun. So since wala kang makapagpatunay na nag-i-exist talaga yung Taured, ang ginawa dun sa lalaki, baga hinold muna siya sa isang hotel, dun muna siya mag-i-stay bago parang pagdesisyonan ko ano yung mangyayari sa kanya siguro. Then, doon sa hotel na yon may mga guards din na pinagbantay sa kanya para hindi siya makaalis doon sa room kung saan siya kumbaga, mag-i-stay muna sa gabing yun. Then, eto na nga, nangyari na yung kinabukasan. Nung kinabukasan, para i-check nila yung lalaki, bigla na lang nawala yung lalaki kahit na may bantay doon sa hotel na pinag-hold sa kanya, kung saan siya na-hold. Pagtingin nila, wala na dun yung lalaki, wala rin kahit anong gamit dun yung lalaking natira. Then after nun, wala na ulit nakitang ebidensya o mga proofs ba about sa Man from Taured.
So ang storya daw na to, baga wala din namang nag-talk about na kahit ano news coverage or journalism kung ano pa man, something like that. Pero merong libro na nagawa about dito na The Man from Taured. So wala din naman makapagpatunay na talagang nangyari yun. Mga kumbaga conspiracy theory lang na nangyari daw yun. Pero syempre di ka naman agad-agad maniniwala, pero ang para sa akin kasi gusto kong nagpa-fantasize. Gusto ko yung mga mystery effect na ganyan. Ano, gusto ko yung ganang, may nangyayaring mga kaibang bagay. Kaya gusto ko yung mga ganong storya. Pero kung titingnan natin kung yung pag-i-exist ng parallel universe, pwedeng 50-50 kasi hindi pa naman natin na-explore ang buong universe. Yung kumbaga yung ocean nga na mismo, Earth, hindi pa na-explore ng 100%. What more yung outside the Earth pa? Diba? Mapakaraming mga living creatures doon na hindi pa natin alam. And malay natin ay meron ding parallel universe na kung saan kamukha-kamukha ng Earth. Doon mismo sa parallel universe na yun, naninirahan yung The Man from Taured. Malay mo, sa parallel universe, iba yung buhay ng sarili mo or ng parallel self mo. So guys, this story is only a conspiracy theory and hindi ko sinasabing totoo to. Marami lang gumagawa at mga kumbaga sources na nagkukwento ng storya na to, pero hindi ko siya sinasabing totoo. Hindi ko rin naman sinasabing hindi to totoo. Masaya lang pag-usapan ng mga conspiracy theory at nasa sa inyo na rin kung maniniwala ba kayo sa storya na to, pero pwede rin namang maniwala. So kayo, ano ang mga thoughts nyo sa storya na to? So kung kaabot ka na sa end ng aking video, huwag mo kakalimutang mag-subscribe. Papaalala ko lang ulit at hit the notification bell button para alert ka naman sa mga susunod ko pang i-uploads. Hanggang dito na lang ang aking video. Sana ay manood ka pa rin at patuloy mong suportahan ng channel na to. Bye!